Gumulong ang bagong pagsasanay ng iba't ibang ahensya laban sa mga krimen sa dagat. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Susan, para mahasa ang interoperability ng iba't ibang law enforcement units ng Pilipinas, isinagawa ngayong umaga sa Manila Bay ang kauna-unahang alalayan exercises. Sa pangunguna ng National Coast Watch Center o NCWC, nagsanib-pwersa ang mga operatiba ng Philippine Navy, Coast Guard, PNP, PIDEA, Customs at iba pa para respondehan ang kunyari ay pagdating ng isang foreign vessel na MV Scalawag. Ilan sa mga senaryo ng exercises ay ang pagkakasangkot ng naturang foreign vessel sa human trafficking, smuggling ng illegal na cargo, pagpupuslit ng droga sa bansa at iba pang law enforcement operation. Kaninang umaga, nagbistulang tensyonado ang isang bahagi ng Manila Bay lapit sa tanggapan ng NCWC dahil sa mga barko, rubber boats, helicopter at mga armadong operatiba na rumonda bilang bahagi ng exercises. Ilang mga banyagang observers din ang dumalo ngayong umaga, kabilang na ang kinatawanan ng European Union. Ayon kay Coast Guard Vice Admiral Roy Echeverria, commander ng NCWC, sinusubukan ngayong umaga ang capability ng communications platform na donation ng EU sa mga law enforcement units ng bansa. Sa pamamagitan daw nito ay mapapabilis ang koordinasyon at pagresponde sa mga maritime incident. Nilinaw ni Echeverria na 3 buwan ang pinaghahandaan ng exercises na ito at wala raw kinalaman sa pinakahuling insidente ng harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang din sa exercises ay ang pag-spray ng apoy o pag-spray ng tubig sa nasusunog na barko gamit ang water cannon. Ayon sa commander ng NCWC, ang water cannon ay dinisenyo para lamang sa maritime firefighting operations pero nakahanda raw ang Coast Guard ng bansa na gamitin ito sa anya ay extreme na mga sitwasyon tulad halimbawa kung may kaguluhan sa dagat at yun daw ay kung lubhang kakailanganin lamang. Susan? Maraming salamat, Cedric Castillo. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.